Zask, masasabi ko dito, gonna be an X factor dito para sa side ng EVOS Legends. And we all know na ginagamit kadalasan ng mga teams is like Blazing Duet ng mga galing sa Claude, since hindi yun available for the side of Blacklist International. We have yet to see kung paano ang magiging teamfight dito, but still, Blacklist International, sila ang lamang dito sa ating Best of 5 series. Wolt and DBZ, gaano ba tayo ka-excited dito sa laban na to? Super So, pwede kasi magkaroon ng Zask na side lane na. Yeah. Although kasi may Alice for the side of EVOS Legends. Pero kasi, I know teams ka, at Execration kaya nagpasimula dito eh. Tinatapat nila yung Zask sa Harith side. At hindi makakalain yung Harith. Unfortunately, pag ginawa ito ng EVOS Legends, magkaroon sila ng Alice na support. At hindi lang yan. Napakadali lang kontra yun eh. Kung sakaling itapat yung Zask sa Harith, ang gagawin mo lang ay mag-support ka. Lagyan mo ito sa Yomi Venus. And you're already okay. Most likely, ganun ang ginagawa talaga ng Blacklist International. Parang binibaby muna nila si Oheb on like the first 5 minutes of the game. And once na kaya na ni Oheb, he will take the team from there. Pero yes, DDZ, eto na. As early as 30 seconds, medyo balag-bagay na kaga dito sa jungle ng Blacklist International. Ito ginagawa ng ano eh, ng EVOS eh, para makontrol kagad nila yung jungle area ng Blacklist International. So, nagiging tank na yung Pakito, and then post 4 yung Rafaela, tapos post 3 or EXPlay na Alice, and then you have the gold lane Zask. Hindi ko to hindi ganun gusto ang nangyari para sa EVOS Legends. Dahil, okay, maganda yung Zask versus Harith, lamang yung Zask doon. Pero lahat ng ibang mga heroes ng EVOS ay makihirapan. Exactly. They were forced to adapt talaga eh. Kung ano yung binabato sa kanila ng Blacklist International. Itong Pakito na to, it's not gonna be the best tank na pwede nating sabihin for the side of EVOS Legend. You know? But look at this. Gaya ng sabi mo, Wolf, Clover will have a hard time dito. Hinintay niya na lang, sinendan siya ng stars ni Oh My Venus. Sinendan siya ng stars. Wala pang, hindi pa agad siya makakabalik. Pero kita mo naman dito si LJ, mapasok pa at mapapunish siya ni Eason. Pero nakikita natin yung understanding dito ng ano yun, ng Pakito. Talagang kinukuha niya lang yung mga stacks niya para mag-reset kagad yung kanyang cooldowns at ma-boset kagad yung farming dito ni Wise. Alam nyo, bago mag-MPL Season 6, ginagamit na meta yung Zask versus the Harith. Napakasimple lang ng sagot eh. Sige, 1v1 lamang yung Zask. Pero 2v1, wala nang magagawa yan. Kaya nga naman Blacklist International, nabigyan nila ng mas magandang lane bigla si Oheb. Persic, meron siyang level 4 at mukhang tatama yun kay Venus. Persic will secure the kill. Pantay pa rin ang ating score, pero nakikita natin na nagkakaroon din ng reply ang EVOS Legends. Kung sakaling maging aggressive yung Blacklist International, makontrol nila yung farm ni Clover on this Zask. Pero EVOS ngayon, tol, umiikot na naman sila. Mahilig silang umiikot sa mga ganitong ano yun, no? Mga jungle area. Pag kagaling sa baba, lipat agad sa mid. Kung sakaling mo lang makuha ang kill sa mid, lipat agad sa taas. Turtle take kaagad. Blacklist International, mukhang sila mauuna dito. And also Edward utilizing his Electro Final Ball para makaslow. Pero si Antimage sobrang tapang with the Blood Oath, also utilizing his Flicker para lang makatakas kaagad. Pero ang EVOS Legends, mukhang hindi sila nakahanap magandang positioning from that fight. Come to think of it, sila yung unang nagsama-sama going into that turtle fight. And it was Blacklist International securing Wise. Nakuha na yung turtle. It was a good attempt from Antimage na i-flank sa likod yung YSS, pero hindi siya nagtagumpay. And now, on the bottom lane, si Clover na naman, sinisendan ng stars ni Oh My V. Saka nakakita ng isang player na hindi ayaw tumanggap ng stars. Ayaw tumanggap ng stars at mukhang yun niya yata magiging problema nila dito kasi meron pang, hindi tumama yung skill. Pero maganda rin yung pagkaka-utilize dito ni Clover using his Dominator's Descent para ma-prevent yung any damage. Pero Oh My Venus will be punished at inikutan agad siya ni LJ, but si Rex yung makakuha ng last hit. Oheb, Zaman Force against Synchro Fishing plus the dashes. He might be able to get this one out at mukhang masisecure na naman ng isa pang kill ang Blacklist International. Super duper outplayed yung EVOS Legends sa may bottom lane. Dalawang cannon minion yung hindi nakuha ni Clover. Actually, tinaray niya kurin yung isa na malapit na mamatay. At dahil doon, namatay siya kasi sobrang low na niya. And then, na-outplay pa ni Oheb doon si Rexy. So, kung iisipin mo, no, Uya Wolf, parang ginagawang chichirya si Clover dito sa baba. Siya yung pinuputrip ng Blacklist. Talaga. 0-2-1. At wala, ang dami niyang hindi nakuwang gold cannons. It means na luging-lugi siya si Oheb level 6, almost level 7 na.
Pero siya papunta pa lang siyang level 5 at yun ang ginagawang pressure dito ng Blacklist International. Apat na members kaagad. Eh, with the Mountain Shocker, alam na nila kung ilang tao ng sa EVOS Legends ang nasa bottom lane. And with that, EVOS Legends magdi-disengage kaagad. And kita mo yung positioning ng Blacklist International. Ready rin sila. Hindi lang sa ready. Kung papansin, hindi pa nga natin masyado binabanggit dito si Edward. Pero sobrang libre niya na nagka-cut ng lane sa top lane. And it was Ultimage na tumutulong sa kanyang team. Pero hindi naman siya nagiging ganun ka-successful. Yep. Look at the lead. That was 2,000 lead for Blacklist International in less than 5 minutes. Nagpanik talaga yung EVOS Legends dun sa mga picks ng Blacklist International. It meant na nagkaroon sila ng mga awkward na mga heroes. Like yung Alice na pinik nila ginawang EXP lane. And then yung Zask na gold lane. Tapos post 4 na Rafaela, underwhelming kasi ano, hindi siya katulad ng mga mages na talaga may impact. Oho, oop, mukhang nakakuha dun si Anti-Mage with the flowing blood. Nahuli niya si Oh My Venus. Pero si Eson mukhang mapapunish with a split flesh. Hindi pa rin, pero Wise. Or rather, si EVOS Legends makakuha ng Turtle. Wise, medyo delikado, makakatakbo siya. But the rest of EVOS Legends will disengage at mukhang komportable na rin sila na nakuha nila si Oh My Venus. Ang ganda ng entry doon ni Anti-Mage. She actually went through or rather pierced through the composition ng Blacklist International. Nag-ultimate siya doon, nakuha nila kagad doon si Oh My Venus. Nakuha pa nila yung Turtle pero may trade-off naman ngayon ang Blacklist International dito sa mid lane. Okay lang din naman yung rotations ng Blacklist International dito. Nakakuha na nga siya ng Holy Crystal. 5 minutes! Calamity Reaper tas Crystal. Pumuputok agad yung mga dashes niya, yung mga Synchrofusions damage. Hindi natin kita yung damage pero I would assume sobrang taas ng damage. Oo. Ouch. Pero yung ano, yung ginagawa ng EVOS Legends dito, kahit si Clover na hindi maganda yung simula niya, ginagamit niya yung kanyang bulate para maka-takedown agad yung turret dito sa bottom lane. Pero EVOS Legends, buong apat na members sila, ang sinusubukang hulihin si Eson, but Eson with a split-split at tinamaan din ng Holy Retribution plus, again, the reverse time. Si Wise, rather si Ome Venus, makititakedown isang member sa mga ng EVOS Legends and LJ will be punished again, probably, but EVOS Legends, again, with that worm, makakuha naman sila ng isa pang takedown sa side ng Blacklist International. Eson will fall down. Say what you will. Kahit pa nalulugi yung EVOS Legends, ang galing mag-zask nitong si Clover. Yung micro-mechanics, controlling yung kanyang Nightmare Spawn na naka-windtalker na for us his first item. Which, by the way, it works wonders. Pwede nyo gawin yan. Huwag kayong mag-inspire, please lang, sa isang zask. Kumbaga yun yung sumasagot sa Inspire, no? Yung Windtalker. Meron din siya movement speed plus attack speed. And mukhang magpe-Feather of Heaven na ang magiging next item dito ni Clover. And ito na naman, sa may top lane, mukhang mag-force yata talaga dito ng Blacklist International into getting this outer turret. Though, Oheb dito. Nako, si Oheb, apat na members kaagad. Si LJ, nagpapanggap puno doon sa may damuhan. Naghahanap ng isa pang magandang opening. Pero yung Turtle, sinisimulan din ni Wise. But look at Versik here, getting controlled. And si Eson with a split-split, trying to absorb all the damage. Mukhang nahuli dito at mapapunish si Versik. 25 seconds, he will go down. At makakupas niya isa pa, Rexy will fall down again. LJ, mukhang naipit. Electrifyable para kay Edward. Hinahabol niya si Clover. He will secure the kill. Blacklist International. At wala pa dun si Wise. But Wise, with the Mountain Shocker, slowing down and getting, providing a lot of damage para sa side ng Blacklist International. It all started with Uncle Eson. Zoning out the members dito ng EVOS Legends. Pumatong siya doon kay Versik. Napatay kaagad yung Brody. Anti-Mage was nowhere to be found dahil nandun siya sa may bandang baba. And that's a complete massacre na ibinato sa kanila o ginawa sa kanila ng Blacklist International. And ngayon, lalong lumayo ang kalamangan dito ng Blacklist. Si Oheb, 5-0-2. Nakakakuha lang ng Feather of Heaven. Tingnan mo yung damage output niya. Tutunawin niya talaga to! With the Zaman Force, mukhang makakuha naman sila isa pa. One hero down sa side ng EVOS Legends. At tumama pa yung Rhapsody. Plus the damage from the Death Sonata. Blacklist International securing a 2-4-0 exchange. EVOS Legends, mukhang nasi-choke out agad sila. Nakakuha ng Blacklist International yung territory. Almost 70% of the territory ng EVOS Legends. Harith, nagpa-autograph ako kay Oheb. Ilagay, sabi ko siya, pre, lagay mo Harith God. At pinapatunayan ni Oheb. Lalong lalo na may tulong kasi siya ni Oh My Venus sa may bottom lane. Kaya nga naman, talaga nabigyan nila si Clover onto the bottom lane. 3 items in before the 8-minute mark. Wow. Meron na siyang Feather of Heaven on top of Calamity Reaper and Holy Crystal. Saktong-sakto ang Harith ay ginagamit bilang kontra sa isang Alice at walang magawa ngayon si Anti-Mage. Kapag nag-clash at walang Winter Truncheon tong si Anti-Mage, sure, sabog.
Sulit na tunawi talaga yan. Iba na tunawi kapag nakahanap ng tempo dito si Oheb. At kita mo naman, every single time with the damage, nakakuha agad siya ng pick-off. Pati yun din yung nangyari kanina sa top lane. No? Nakuha agad nila si Fursik. And with Fursik going not alive, EVOS Legends, parang hindi enough yung damage output nila para makipag-contest sa Blacklist International. Pa-Winter Truncheon na agad itong si Ate Mage. Ang problema sa Winter Truncheon agad na i-explain, Alice, ay syempre, isa ka lang parang tank. Mm. Parang ganun ka lang na hindi masyadong gumagalaw. And Blacklist International are gonna be ready for that. Kasi pag Winter Truncheon ka na bilang Alice, lalapagan ka lang ng reverse time. Habang wala ka ng takas. Nagpapaliwanag ka, Wolf, dinuduo na dito ni Wise at ni Oheb itong Lord na to. And there's no way na makokontesto ng EVOS Legends. Patong sila ngayon dito kay LJ. Nako. At ang ganda ng pagkaka-zone out doon ng Blacklist International. Talagang, naiintindihan nila na okay, kung sakaling kumontest yung EVOS Legends, split-split ka agad, then hatakin natin. Mm-hmm. Pero with the Wise itemization, kaya niya agad makipag-contest, kaya niya agad makakuha ng objective na siya lang mag-isa. Pero Blacklist International, sumusugod na naman sila limang miyembro habang hinihintay nila yung Lord na mapunta sa may top lane. Anong pwedeng gawin dito ng EVOS Legends para ma-stop yung bleeding against Blacklist International? It's gonna be very difficult. Overtime na rin eh. Oo, oh, it's si overtime Eson na eh. Ang kunat na, ang sinong una mong i-go sa EVOS Legends? Itatry mo si Ohe pero protektado siya. Protektado at LJ mapapaback out. Kasi nilapag na ang Zaman Force dito ni Oheb at alam naman natin na sobrang bilis din ng cooldown, Mountain Shocker, at nakuha agad almost half HP na si Rexy at kailangan niyang bumalik. But with the torn apart memory, oh my Venus, medyo alanganin na rin. And also Edward, Fursik, siya magiging target dito, but with the pushback, Blacklist International able to again disengage from this fight against EVOS Legends. Pero makikita natin yung tier 3 turret. Almost matutumba na rin, but it was also a nice defense from EVOS Legends. Blacklist International still respecting the comeback capability dito ng EVOS Legends. It's napaka-unfortunate noon para kay Edward kasi pinasok niya, zone out niya yung EVOS sa likod pero hindi na siya nakalabas. Hindi pa dumidikit doon yung Lord. That's one of the reasons bakit hindi rin nila nabasag. So, nung namatay dalawang members ng Blacklist, kailangan talaga nilang mag-disengage. Oh, okay. 9.5k ng 11 minutes. Means na lima yung kanyang item dahil meron siyang mystery shop. Nasulit card emblem. Sulit na sulit kay Oheb. Naka-promo. 10% at sobrang bilis ng taga ng pagkaka-item niya. Kita mo naman sa damage dealt, 47,000. And with the Wise, talagang isang mabilisan lang. Yun ang hirap kapag meron kang Zaski, wala kang mobility, kaya mapaforce talaga na magkaroon ng flicker. But talking about flicker here, LJ, hindi available ang kanyang flicker. He will go down. Oh my Venus, and the rest of the crew, Blacklist International, chine-choke out nila ang EVOS Legends sa loob ng kanilang base habang sila naman ang kumukuha ng mga buffs. Especially, mas mabilis pa sa fast yung pagkakapatay doon ni Clover. Pero look at this, Eson, zoning out the members ngayon dito ng EVOS Legends. Mukhang diretso na sila ngayon sa base ng EVOS. Diretso na. At mukhang si Oheb, hindi na rin humihinto. Objective after objective ang nangyayari dito sa Blacklist International. Fursik with a turn of heart memory. So may Venus mukhang nasa likod. Damn it, yan. Times Journey, Anti-Mage with the Blood Ode. Makapick off sila ng isa. Pero with the flowing blood, mukhang si Oheb delikado naman dito. Dominator si Sent. Oops, saktong-sakto. Electro final blow. Rexy will be the next target here. Fursik, mukhang siya ma-isolate dito sa side ng Blacklist International. Mukhang dumediretso na naman. Mapapunish dito si Oheb. But LJ, mukhang naiiwan dito. Nag-grab-glab na split-split. At Blacklist International, mauhabol nila si Fursik. A total domination wipeout para sa Blacklist International. And hinihintay nilang ma-push out yung turrets dito or yung next minion wave. Ito na yun, TDC. Ito na yun. Ubos Legends talaga ang nangyari sa EVOS. Oh, ubos ang EVOS. Blacklist International, makukuha na naman nila ang kanilang isa pang win on this best of 5 game. Ito kasi yun eh. Oh. Umaalis na kami. Nagdi-disengage na eh. Habol ng habol sila, Anti-Mage. Sabi ni Oheb, matilok ka. Okay, Zaman Force mabalik. Triple kill. Yes, napatay doon yung Harith. Does it really matter? Naubos naman sila. Ubos Legends. Ubos Legends. Ang problema sa EVOS Legends, mga kaibigan, ay parang pinahirapan nila yung